Sapa, payaman, balita at negosyo. Ihahatid sa inyo ng Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Misyon ng Filipino Mirror na makatulong sa mga Pilipino sa pamamagitan ng paghahatid ng mga balita at impormasyong pangnegosyo at mga kaalamang pinansyal. Kaya tara na, tutok na sa Usapang Payaman kasama sina Eunice Calma, Chris Galit, Susan Gambri Abdullahi at Filipino Mirror Negosyo Columnists tuwing Linggo alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Usapang Payaman, live na live sa Facebook page at YouTube channel ng DWIZ 882. Magandang araw, universe. Narito na naman po isang oras na kwentuhan dito lamang sa Usapang Payaman. Muli po ako magpapakilala. Ako nga po pala si Eunice Calma. Ako naman po si Chris Galit. Ako naman si Susan Gambri Abdullahi. Yan. Ayan, isang oras na kwentuhan nung totoo, walang chismisan. Lagi diba? Naman. Nung mga, lagi naman. Yes. Ayan, at may mga exclusives tayong ano, pag-uusapan ngayon. Dito yes. Lamang. Sa Usapang Payaman. At ayan. Saka pag-uusapan din natin yung mga inspirasyon natin. Inspirasyon. Yeah. Alam ko lahat tayo mayroong mga inspirasyon. At eksklusibo yan sa Usapang ikaw, Payaman. Ikaw, ano bang inspirasyon mo sa buhay? Siyempre yung mga anak ko. Yan. Kami ro Susan, ano bang inspirasyon mo sa buhay? Family. Lalo na yung dad mo, no? Oo. Laging ganun. Family. Saka yung mga anak mo rin. Oo. Ako ganun din, yung mga anak ko din. Inspirasyon ko yan. Tsaka yung asawa, syempre. Ayan, dahil ano, diba? Usapang inspirasyon pala tayo yes. Ngayon, diba? Kitang-kita nyo naman ng kulay na aking damit. Lalo na dahil, Christmas. Kailangan kasi inspired, so dapat medyo merry talaga. Ayan. Kaya ako lagi na ako nagpupula eh, para, di ba, Pasko na eh. Oo, ma-attract nung ano, saya, tsaka yung blessings. Yes. Yes. Ayan. Uy, pasalamat muna tayo sa katatapos na ano programa o PM sa DWIC ni Kuya Richard Merck. Ayan. At ngayon nga, 28 days na lang. Pasko na. Merry Christmas. Merry Christmas. At ang usapang payaman po ay handog siyempre sa inyo ng Filipino Mirror. Ang unang tabloid sa negosyo. Ayan, at dito hinatid nga natin ang usapang payaman dito sa DWIC, kaya pasalamatan natin. Kailang episode na nga pa tayo? 23, wow. Akalain mo yun. Salamat sa Diyos, nakakamot natin ang 23. Ang dami nating na-guest dito. Sino ito mga Camero Susan? Ang naalala ko, syempre, si yung fashion icon, Boyet Fajardo. Uy, birthday pala niya bukas. Happy birthday. Batiin na natin. Kuya Boyet, happy birthday. Ayan. Boyet, alam na. Happy alam birthday. Naman, alam niya naman yung sukat natin eh, no? Oo. Joke lang. Uy, yun nga pala, pwede rin natin ano, imbitahan ng iba pa, no? Iba pa na kung sino man ang nais ninyong maipromote ang inyong mga apparel. Uh-oh. Ayan, pwede rin kami, damitan. Ayan. Ma-inspire man lang kayo. Ma-inspire man lang. Guess natin yung, ano, yung Jack's Lemonade, di ba? Ang init, sabi ko. Makainom nga ng Jack's Lemonade. Refreshing, no? Ang fresh ng ano niya, eh, lemonade eh. Uy, nagamit ko nung kanyang ginger lemon tea, ah. No? Isa pa sa isang inspired din yung Talyer Mentor. Oo. Sa mga sasakyan. Mahilig sa sasakyan yun birthday eh. Birthday din niya. Hindi naman. Inspiring lang din ang kanyang kwento. Oo, dahil, kwento nila. Diba, ang dami niyang natutulungan ng mga mekaniko, mga ganun. Yun at yung saka si All niya. About Beef. Natikman mo na ba yung beef? Naman. Na, sobrang, ano, na pag kinain mo, parang ayaw mo na nguyen. Ayaw mo na lunokin. At saka dun sa ano, magpapasko, diba, nung mga gustong makabili ng gadget, mga pangarap nila maging gadget, mayroon tayong home credit. Yes! Diba? Oo, home credit naman. Ano, yung mga atisan. Maghahanda sa ano, yung isama na nila sa Noche Buena nila, yung masarap na chocolate, cafe. Na, at ang Kuya Eds. Diba? Pero, si Miss Telma. Sila Miss Telma muna. Gekoleya. Gekoleya, yung kapeya. Star kapeya. Tapos kung gusto naman nilang umorder ng isang bila o
na hitik. May barbecue, may Shanghai. Ay, alam ko yan. Kuya Eds yan. Kuya Eds. Yan ang mga guest na guest natin. Eh, yung lagi mong kapiling, ano, Camero Susan sa gabi bago ka matulog. Ano? Di ba sumasakit ang ulo mo? Oo. Mga pahit-pahit mo dyan. Alam mo yung mga artist na yan, no? Hi, Miss Melissa. Yun ang, ano, naging guest din natin yan. Yan, Katinko. Katinko, may-ari na Katinko. At saka yung pagising sa umaga, hindi kompleto ang kape. Kung walang... ano, sourdough? Oh, bukod si sourdough, ano mga company? Bakery. Oh, yung bakery yun. Ni Sir Wilson. Sir Wilson. Pandesal. Na naging guest natin 2 weeks ago. Salamat sa kape at saka sa pandesal. At doon sa mga mamamasyal sa mga lugar na walang kuryente, pwede silang magdala na sarili nilang kuryente. SunSmart Solar. Yeah. At syempre, ibida ko na yung paborito kong mall. Yes. SM Supermall. Yes. SM of course. Mall, so. At itong SM1, ano, so. Itong ating magiging ano, magiging panauwing pandangal, parang mayroon siyang kapares na dating na-interview din natin. Si basic. Oo, nung ano, si Plain and Simple, di ba, dati. Uh-huh. So, parang ganito rin yun. Mm-hmm. PNS, oo, nalala ko pa. Ayan, ako, narinig. Yung mga nabanggit natin, may mga inspirasyon yung mga yun. Yeah. Kaya natin sila nababanggit. Mm-hmm. Nagkwento sila ng mga inspiring na mga kwento. Mm-hmm. Kung paano umangat yung kanilang mga buhay at mga negosyo. Ay, teka, habol natin yung Shobe. Ay, oo, Shobe. Ay, oo. Na pag-aari Shobe. Na... Diyan, no? Mga Chinese po ito. Ng mga authenticated food from Hong Kong. Napakasarap talaga from Hong Kong. Hong Kong chef. Hong Kong. O, diba? Hindi... Naging guest din natin yan, mga batang negosyante din yan. Oo. Nakatuwa, no? O, diba? Ang dami na pala natin naging guest. No, no need na magpunta ka ng Hong Kong. Nandiyan lang naman yan sa ano. Diba? Dami pwede mong puntahan ng showbiz para pero kumain. Pero itong guest natin, kakaiba dahil sa, tingnan mo yung ano, brand nila, yung pangalan ng company nila. Ayun na nga, inspiring nga ang kanilang kwento at makakasama nga natin ngayon ang Inspi Philippines. O diba, ang ganda naman. Diba? Inspi. Malalaman natin, bakit Inspi? Malalaman natin sa kanya mamaya. O mamaya sa pagbabalik natin. Ang spelling ng Inspi ay I-N-S-P-I. Oo. Inspi. Bakit nga ba Inspi? O, bahala so, na kayo magdugtong ko anong dudugtong ito. Oo. Inspi. Ipapakilala natin yan sa pagbabalik ng Usapang Payaman! Usapa, Payaman, kasama sina Eunice Calma, Chris Galing, Susan Gambri Abdullahi at Filipino Mirror Negosyo Columnist. At nagbabalik na po ang usapang Payaman. Ang bilis-bilis naman ng oras, alas 2:15 na, di ba? Agad-agad. Nagwa-warm up pa lang tayo nung kanina at ano patung dumiretso na ba tayo sa exciting part? Alam na natin kung sino itong Inspi Philippines mula kay, ipakilala natin, Miss Aina Aquino. Yes, Miss Aina. Welcome to the show. Thank you, Usapang Payaman, for having us, Inspi Philippines po. Thank you. Welcome po kayo sa amin, Miss Aina. So, ayun, alamin na kagad namin, bakit nga ba Inspi Philippines itong Inspi? Yes, sir. Nag-start yung Inspi talaga, sir, as inspiration. Ano lang kami, sir, dati. Nag-start kami as printing company ng mga Bible verse. Meron lang kaming small kiosk sa isang mall sa Otis. Then, nag-grow kami. Nagkaroon kami ng mga physical store. Umabot kami ng up to 28 na kailan physical ito store. Kailan ito nag-start? Nag-start kami 6 years ago, kung hindi ako nagkakamali, sir. Then, nag-grow kami into 28 stores. Unfortunately nga kasi, sir, syempre, nag-pandemic. Pero good thing na yung online store natin lumakas. Nagkaroon kami ng maraming brands which includes yung mga jewelries namin, Mikana, accessories, Shigetsu. Mm-hmm. And ngayon yung clean font, nagbo-boom na din sa atin ng clean font ngayon. Wow! Yung mga wipes natin for babies. So, inyo rin pala yun, pa no? O marami pala kayong yes. Ano, isa-isahin natin yung mga produkto nila, ma'am. Yes. Ayun, bigla akong natauhan. Kasi kanina, di ba natatanong, ano yung ano nila? Ano, parang, ano yung ipopromote nila? Inisip ko, parang, t-shirt, mga ganon. So, hindi lang pala t-shirt, hindi may mga t-shirt, ano din.
Ayan, naku, dito lamang po yan sa Usapang Payaman, ha? Exclusive po nating nakakapanayam po ngayon. Doon po sa mga nahuli ng mag-tune in sa Himpilang Todong Lakas, DWIC 882. Ayan, pwede nyo po kaming i-follow sa aming YouTube channel, DWIC 882, at sa Facebook pages na Filipino Mirror at DWIC 882. Siyempre, napapanood din po kami sa Pre-TV Digital TV, IGTV, yan, Channel 23 po yan. Ayan, sundan lang lamang po nyo kami para maging buo po yung kwentuhan natin dito at mayaman man na mayaman po sa impormasyon ang aming ilalahad sa inyo. Bibida ko na. Ako, suot-suot kayong INSPI. Napakaganda ng tela. Sa katawan, napaka... Thank you, Sir Cleo. INSPI Japan. Sarap-sarap. Parang pangmayaman. Oo, yes. Nakakayaman. Malakas makayaman. Malakas makayaman eh. Kaya parang ano ba? Stateside? Kaya gusto ko tuloy malaman, sino itong target market nyo? Kasi feeling ko, isa ako sa target market. Yes, Sir Chris, target market natin is nasa 18 to 34 years old, mga millennial students. Pasok ako doon, 33 ako eh. Pasok tayo lahat dyan actually. Pero hindi lang yun, meron na rin mga nagsusuot sa atin ng mga beyond 30s. Kasi yung target market na namin ngayon is everybody na. Kasi we want to be everyday's wear ng everybody and go to fashion brand nila. Kasi we want them to, we want the fashion to be accessible sa lahat po. As well as yung mikana natin. Yung mikana natin, for women naman siya, women and women at heart. So mga women and pusong babae. Yan. Wow. All ages, pwedeng-pwede kami Mikana yan. Yung Mikana, ano yan, a brand ba ng clothing? Ano? Mikana is a jewelry brand. Jewelry. I'm wearing the Mikana. Wow. Favorite ni Ma'am Suyan eh. Oo. Wow. Kailangan, dikit-dikit. Kaya siguro wala kang hikaw ngayon eh. Kaya nga, wala kang hikaw. Magkakang hikaw ka na po, ma'am. Para paglabas mo dito, may hikaw ka na. Pero sa INSPI, alin ang nauna? Yung damit ba? O sabay-sabay ng... Nauna talaga, Sir Chris, yung damit. Nag-start kami sa clothing line. Then, nanganak na kami from clothing line to accessories. Then, ngayon yung mga babies natin, mga babies items natin, which includes wipes, mga diapers. So, nag-start talaga kami into clothing. Ibig sabihin nun, mas marami pa rin kayo sa future na mga plano na mga... Yes, for clothing line, yes, sir. Pero nice. Meron na rin tayo mga dagdag na mga products sa INSPI natin. Meron na tayo mga bags din. Mm-hmm. And as well as footwears. Mm-hmm. Sabi mo kanina, ma'am, nag-start kayo na mag-print ng ano, parang ano, tawag dyan, Bible verses. Yes. Sa forma po ito ng parang booklet o leaflets, na for sale po ba yun? Yung mga ano namin, ma'am, mga printed namin na Bible verse, nag-start kami mag-sell po sa kiosk po sa May Otis. So yung mga printed shirts natin, more on statement shirts siya, mga positive vibes shirts and Bible verse shirts. Then nag-grow kami into from Bible shirt, printed statement shirts, naging graphic designs na kami. And ngayon, we're into the trendy fashion na mga printed shirts na. Mm-hmm. Like what, ano, Mr. Chris are wearing. Tingnan mo, ano, yes. Meron pang mga ano yan, mga character ng ano. Yes. Ito yung logo nila. Yan yung bago namin logo for INSPI. Yes po. Lakas maka Japan. Yes. Kaya gusto talagang matanong ni Camero Yunis kung local brand ba ito. Kanina niya pa binubulong sa akin. Local brand nga ba ito? Yes, sir. INSPI po is a local brand pero Japan inspired po ang mga designs natin. Yun. Wow. So INSPI pa rin. INSPI pa din. Yes, sir. Galing, Ayan. Kanina doon sa napansin ko doon sa ano sa mga accessories naman jewelry niyo, parang ang ganda ng design. So doon po sa mga nanonood, pwede niyo pong balikan, 'di ba? Pwede niyo pong balikan kasi nakita ko po yung mga design po ng ano ng Quintas at saka ng Singsing. Parang hawig siya doon sa isang kilalang brand. So talagang pang world class siya. Yes, of course, Miss Susan. Pang-world class talaga Mikana natin. Ang Mikana natin is developed dito sa Pilipinas. We have a product development team for Mikana, pero Japan produced siya. Kaya Mikana. Naman pala. Mikana. Mikana. Ano ibig sabihin? May ibig sabihin ba yung Mikana? Yes, Mikana means beauty. Oh. Bagay na bagay talaga siya sa brand. So, Mikana. Or Mikana. Mikana des.
Mikana, arigato. Onisan. Mikana na. Natawa. So ito yung tinatawag na designed siya doon sa mga sa Japanese o kung ano yung mga trends. Yes, yung ano mga trends, Sir Chris. So meron tayong product development team na nagre-research and we continue to innovate yung mga designs natin. Gusto natin lagi tayong insta-trend. Nay, oo, ganoon naman talaga meron dapat. Meron ba kayong tawag yan, design na yung paborito ng anak ko, ng mga bata, kabataan. Yung, BTS ba to? No, hindi. Yung mga, yung katulad nyo sa Genshin Impact, ganun. Yung mga anime. Meron ba kayo doon? For now, sa Mikano, wala tayong mga ganun po. Pero meron tayo sa Inspi t-shirt, mga inspired, anime-inspired. Anime-inspired. Kasi ang alam ko, kailangan niya ng partnership with the, If meron tayo kasing gagamitin, kailangan kasi ng mga franchise. Pero, sa amin kasi, we have original designs po. Ayun ang gusto kong isunod na tanong. Kasi yung mga, although inspired itong mga gawa, pero meron pa rin inspired, pero original. Original, yes, sir. Tinatawag, di ba? Yes, sir. We're only inspired by their culture, their designs, pero all of our products are originally made by our product development team. Oo, lalo sa mga manga sa Japan, di ba? Yes. So doon na kukuha yung mga animated ideas. Kaya gaya nung isang kilalang brand na nakikita sa mall. So, di ba, may mga ganun silang... Yes po. Yun. So, Mikana... Mikana. Meron pa isa. Alam ko meron pa Mikana Mucho. Shigetsu, yes. Our Shigetsu naman po is mga eyewear brands. Pero meron na rin kami mga bags. So, may pagka-luxurious naman ang peg ni Shigetsu. So, para sa mga brothers natin and fathers natin na mga gusto magkaroon ng mga bags and mga eyewear, Shigetsu tayo. Saan naman tumatatagpuan at yung presyo ay affordable ba? Affordable naman po talaga ang ating mga products. Matatagpuan po tayo sa Shopee, Lazada, and TikTok. And magkakaroon po kami ng bazaar. Sumali po kami sa World Bazaar Festival. December 10 to 19 po sa World Trade Center. World Trade. Abangan natin yan. Punta tayo? Punta po kayo. Ayan, pinakita uli sa screen, di ba? Talaga, ang lakas Mikana. Mikana mucho. Mikana des. Mikana mucho kayo. Ako, Mikana na. Natawa siya. Ayun, so, ang ganda ng mga accessories, mga jewelries nila. So, talagang hindi mapapahiya kung ito magpapasko, kung nais ninyong magregalo. Kami raw, Chris, baka gusto mong regaluhan si Ma'am Rachel, di ba? Ayan. Ayan, di ba? Mikana na. Mikana na, di ba? Mikana ka na. Inspired, ha, sa mga, sa damit lalo na kasi mahilig ako sa mga ganito. So, sabi ko, swak na swak sa akin. At yung mga estudyante, nung lalo na yung mga nasa college, mukhang magugusto nila. Although, lahat naman, all ages naman, pwede naman yung yung damit. Like, kung may budget ako, halimbawa, sireregalohan ko na worth 500, makakabili na ba ako ng Mikana at ng iba pa? Mga ilang piraso kayang panregalo yun? Yan. Of course, po makakabili na kayo doon ng maraming damit, tatlong damit na ang kasha doon. Minimum, nag-range po kasi yung price namin from 69 to 299 for Inspi items. And for Mikana naman, meron tayong mga 100 to 899. So, mga sets na po to, meron tayong mga sets and meron din tayong mga separate for example, bracelet and necklace din. Ito ba yung ganito kaya karami? Matutuwa yung regalo natin. At parang nararamdaman ko. Saan? Para malaman po anong laman, para maipakita natin. Pwede naman po. Oo. Parang nararamdaman ko dahil magpapasko, may mga sale sila, may mga promo sila. Meron ba? Oo, meron nga ba? Meron ba to? Pwede bilang ba? Yes. Pwede naman po. Inspi, ang ganda. Meron din po kaming mga promos. Makita po yan sa mga platforms natin, online platforms natin. At the same time po sa bazaar namin, meron din kami mga i-offer na mga promo po. Sa location po namin. Abot 612 to 614 and 632 to 634. Pwede ba itong tanggalin? Yes, pakita natin. Pakita natin yung... Ito, ano to? Inspi. Ano itong nakasulat na ito? Hindi ako marunong magbasa. Parang nakikita ko yung design. Parang nung kilalang-kilalang brand. Kaya inspired sa mga trends. Yes po. Ito po is loose fit natin or oversized shirt po natin. Ito ba yung mga uso sa Japan yan? Yes po. Tingnan mo naman ang kalikod niya. O, di ba? So, na-incorporate na rin po namin yung bago naming logo. Take note, original, tama? Yes, original po. Inspired lang po siya. Bakit doon sa TV, parang bigla akong binaril ni FPJ. Kasi sa kabila. Ang ganda, di ba? Ang ganda. Oo,
ganda. Sa'yo na yan. Mukhang, mukhang magbo-boom ngayon ng mga ganyang damit. Tingin ko lang. Oo, oo. Kasi parang nakukuha nila yung gusto ng mga kabataan. Yes, magagaling yung resource talaga. Team yata. Opo. Kasi isipin mo, ilang taon na nga kayo nag-start? Nung ano? Nag-start po kami six years ago oh, po. So, opo. May ano na talaga, may market na sila. Pero nasa ano na kayo? Nasa, ibig sabihin ng mga shopping center, meron na silang mga boutique doon? Meron. Unfortunately po ngayon, wala po online. Kami. Opo, puro online na po kami since nag-pandemic po. Uh-oh. Nag-focus kami sa online. Tinamaan din po kasi yung mga physical store talaga din namin. Mm-mm. During pandemic. Pero good thing po, blessed po tayo ni God, nag-boom po ang online. Yes. Natin. Ayun. Basta man ay magtiwala ka lang na yes, lahat po ay magiging maayos. Bibigyan ni God sa'yo yan. At yeah. Dahil dyan, dahil nga isusuot namin yan, kasi kami nga tatlo, kung saan saan kami nakakarating. So, makikita ng taong bayan yan. Yes, na, mom, ay, ano yun, di ba? So, pag tinanong kami, o di pwedeng, ano, pwede namin sabihin kung saan nila pwedeng bilhin, di ba? Ano nga? Yes. Mabibili po siya sa Shopee, Lazada, and TikTok. Anong pangalan ng... Our store po, name po is Inspi. Meron din po kaming Mikana, Shigetsu, Clean Fan. Mm-hmm. Meron din po kaming Zenea, Eleza, Crown, Organic. Yun, meron pa ba? Magkakaibang pangalan yun sa shop? Yes, magkakaiba po. Separate po siya. Magkakaiba po tayo ng pangalan. So, main po namin na... talaga po is nag-start kami through Inspi. Mm-hmm. Then meron po kami mga plain shirt which is Organic and Crown. Mm-hmm. Ang accessories po namin is Mikana and Shigetsu. Mm-hmm. Meron din po kaming skin personal care which is our Organic Skin. Mm-hmm. And meron kami yung Clean Fund, yung pambibi namin. Under Clean Fund nandun din si Baby Pal. So yung Clean Fund po namin nandun yung mga wipes namin, diapers, no. Mga pang babies po talaga. Sino ba? Meron ka bang Japanese na, I mean, bakit Japanese ang napili mo na ipangalan sa brand ng mga products mo? Japanese yung Mikana? O sa inspiration. Inspi sa'yo. Bukod sa Inspi na nasa mga clothing. Ano ang parang maano ka sa Japanese? Kasi yung iba, di ba? Iba yung Korean, yes, ganyan. Po. Pero ikaw, kakaiba kayo Japanese. Japanese po kasi inspired yung mga designs namin as well as actually all brands po talaga inspired by Japanese. Kasi po Japanese is elegant, simple yet elegant. Pero pag inisip mo kasi pag Japan medyo pricey pero sa amin affordable. Uh-huh. Abot kami talaga ng mga mas yung mga prices natin. Ako dagdag ko na lang pag sinabing Japan, quality. Quality, yes. Yeah. Opo. Diba? Uh-huh. Yes, mayroon din kaming hindi namin isinasang-alang-alang yung good quality kahit medyo uh-huh. mababa yung price namin. Mini-make sure namin na hindi nako-compromise yung quality ng mga products namin. Oo, totoo. Ayan. Yan. Totoo. Putulin muna natin sandali ah, kasi kumakawi si Direk. Kailangan din natin maghanap buhay, di ba? Yes. Ayan. Magbabalik po ang usapang payaman! Usapang payaman! Kasama sina Yunis Calma, Chris Galit, Susan Gambri Abdullahi at Filipino Mirror Negosyo Columnist. Ayan, nagbabalik na po ang usapang payaman. Ayan, ang usapang payaman po ay napakikinggan dito sa Himpilang Todo Lakas, DWIC 882. Tayo po ay napapanood via test broadcast sa Digital Free TV na IZTV, sa Sky Cable Channel 72, TV Plus Channel 27 at GMA Affordbox Channel 32. Available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyaring iscan ang inyong digital TVs at channel box para mapanood ang usapang payaman. Tama. Ayan, nako, nandun na nga tayo sa ano, no, sa exciting part. Ito na naman tayo sa exciting part. Intense part na ba to? Oh, yehey part na. Ayan ako. Ito nga po ano, de, nabanggit nyo po kanina na sa Shopee, sa online namin mabibili. Yes. Yung mga, para sa kapakanan ng mga viewers and listeners, kunyari ano, kasi ngayon lang sila nag-tune in sa atin. Ano yung pwede namin i-type dun sa search engine
Diba? Para makita ka agad. Miss Eunice, makikita tayo sa Instagram. Lahat ng updates namin na sa Instagram. For INSPI, ang Instagram namin is at INSPI underscore PH, INSPI underscore PH. Mm-hmm. For Mikana, our IG is Mikana JP at Mikana JP. For Shigetsu, it's at Shigetsu, Shigetsu. And for Clean Pant, it's at KLEENFANT. Clean Pant po. Ayan, Instagram pala. Oh, Instagram. Facebook page. For Facebook page po, almost same lang din naman po yung itatype natin. It's inspi.ph for inspi. It's Mikana JP for Mikana. And it's Shigetsu JP for Shigetsu. And Clean Fund for Clean Fund. Ayan. Shigetsu, ang ganda ng mga salamin nila. Yes. Saka yung mga bags, di ba? Yes, luxurious na luxurious. Di ba? May mga gantong ang patingin tawag na, dito? Patingin. Gantong style. Meron tayong mga simple and yet elegant looking na bags sa Shigetsu. Oo. For men's and women yun po. Yan na, sa mga magre-regalo. Oh, alam nyo na. Sa pagsuot ko nung Shigetsu, para akong ano, Okani Mucho. Diba? Mikana. Mikani nai, pero ano, Okani Mucho naman. Diba? Ayan, so. Tanong ko na, ano ang future plans ng INSPI? INSPI po ang future plans ni INSPI is to continue to innovate ng mga products at the same time be on trend talaga. And we plan to put up mga iba pang mga products para at least talaga kami na talaga yung go-to fashion brand natin. Mm-hmm. Ano naman yung kaibahan? Kasi kanina nga sabi ko nga, ang lakas makayaman pag suot mo yung ano, totoo, yung t-shirt totoo. At saka yung mga jewelry, diba? Para ako mayaman. Ano pa yung kakaiba sa ano, sa Mikana, sa ano, INSPI, ano pa yung kakaiba sa ibang brand? I think ang pinaka-edge namin po sa ibang brand is yung quality namin at affordable price. So kasi thinking po ng mga tao, yung fashion talaga medyo kailangan ng pera, kailangan mahal. Pero sa amin po, you can achieve fashion at affordable price. Oh. True. Ayan. Totoo may ano, may mga nagpadala ng message dito. Umiinit na ba yung cellphone mo? Oo, wala kay Miss Delia. Pines or Pines? Good PM po. Sana may paraffle kayo ng mga products ng guest. Naku, dadaming viewers, listeners nyo po. Merry Christmas. Merriest Christmas. Merriest Christmas din po, Miss Delia. Yan. Tsaka si Sir Marvin pala, batiin natin. Nasa kasama niya si mami. Mama Irene. Oo. Ayan. Hi, Mami Irene. Ano mo yung nag-message? Doable naman, di ba? Doable. Doable naman yan. Lang po. At nag-iipon pa kami ng lakas na loob. Pinag-uusapan pa po namin yan. Nasa planning stage na, di ba? Dudugin tayo ng mga nasa malalayong lugar din. At saka, no, yung gusto ko rin magpa-Gcash, minsan. Pero kailangan, ano, kailangan mag-alam sa ano. Maghakot sila ng magfo-follow. Tatanungin pa natin sa management. Oo, kailangan kasi maghakot sila ng magfo-follow sa ating Facebook pages ng DWIC 882 at saka Filipino Mirror. No, marami magfo-follow kung ganoon. Kasi syempre, tayong gusto-gusto natin yung at saka ng YouTube channel. Gusto magbawas ng kayamanan si ano, si Ma'am Sue. Bahala na si Mr. Hansi doon. Magkakaroon din po kami niyan soon. Basta maplansya lang po ng management, di ba? May mechanics para dyan. So, kailangan natin plansyahin yan. Oh, kasi kami dito po sa Usapang Payaman ay mga sundalo po kami na sumusunod po sa management. Tsaka gusto rin natin, bukod sa pagbibigay ng mga tips, sa mga na-interview natin, gusto rin natin ano, mapasaya. Natin viewers, tama. Listeners. Siguro naman, di ba? Oy, salamat pala Master Tom sa invitation mo sa amin sa inyong mansion sa Antipolo. Master Tom. Magpapa-schedule po kami ng mga ano, taga DWIC na para marami sa pagpunta kasi nag-invite po sa atin si Master Tom, isa po siyang sikat na Filipino artist. Oo. Sa mahabang panahon, ayan. Nag-imbita sa kanyang mansion sa Antipolo. Yan. Siningit ko lang po. Okay. Matanong ko na rin. Back to INSPI, ano ba? Siyempre, kapag sinabing inspirasyon, marami sa ating mga kababayan na gustong magnegosyo, kagaya ng INSPI Philippines, kung paano sila nagsimula. Ano ay na yung maipapayo mo dito sa mga kababayan natin na gusto ring magsimula? As in, dapat niya ngayon na, di ba? So kayo, paano kayo nagsimula?
Mapapayo ko po sa kanila, Sir Chris, dapat yung determinasyon nandun po talaga and walang susuko. Kasi sa business naman po, hindi naman laging up yan eh. May times talaga na magiging down yan, pero mm-hmm. at the same time, kailangan natin sabayan yun ng determinasyon. If mawawala yung determination natin, hindi natin ma-achieve yung mga goals natin. And of course, kasama dapat sa goal natin is yung magkaroon tayo ng impact sa mga tao na may iwan natin sa kanila, which includes yung pagiging inspirasyon natin sa kanila mm-hmm. na dapat maging role model tayo sa kanilang lahat. So sa amin din, sa INSPI, nag-start din naman kami through Bible verse na gusto namin magkaroon ng mga magandang positivity sa mga perception ng mga tao. Mm-hmm. Kaya doon din kami nag-start sa Bible verse shirts and mga positive statement ng mga t-shirt kasi gusto namin na pag nakita ng mga tao yung mga damit nila, mabubuhayan sila ng loob. Yeah, sa totoo yun. Pag nakakabasa ka ng ganun sa mga statement sa t-shirts, di ba? Yes po. Kami you know, Susan, kahit sa mga truck eh, alam mo bang tuwan-tuwa ako. Di ba nakikita mo sa kalsada? Oo, yung in God we trust. Oo, in God we trust. Tapos, Lord, isa kasi may nababasa way. Ang laki-laki sa... May nababasa tayong nakakatuwa eh. Hindi nga, di ba? Oo, totoo. Tapos pa yung, sa jeep, yung mga kapag ka hindi ka nagbabayad, may nakalagay doon. Iba din, may tawag na din. Alam mo, yan kasi yung mga salita na talagang hindi ka pwedeng makipag-contest. Diba? Yung mga gagawa ng masama, pag nakita mo na lang nung truck na yun, na kahit kakarag-karag nung truck, ang makikita mo yung nakasulat eh, nung verse. Diba? Mag-iisip pa na, kunyari ikaw, nakasakay ka sa jeep, makasunod mo yung ano, yung bus na yun, tapos may sinasabi yung bus, parang may problema ka, at least kahit pa paano, nagkakaroon ka ng inspirasyon. Nakakatulong, sa totoo lang. Maganda yung ano nun, mensahe. Oo. Eh, paano naman yung mga maakit sa truck na nagnanakaw? Eh, yung umakit sa truck, hindi pala marunong magbasa. kaya nga. Yun ang masaklap. Ang laki-laki ng letra. Na. Kaya, napakaganda ng mga produkto nila, ma'am. At hindi eto lang ba sa t-shirt, hindi lang ba sa isusuot. At eto na nga yung intense na question, di ba? Oo. Napansin ko, Camero Susan, eto na naman ako. Ano? Nalulungkot na naman ako. Bakit? Kasi parang bata-bata na ma. Nagne-negosyo na. Kami 35 na. Wala sa edad siguro. Wala ba sa edad? Pwede pa ba kami? Pwede po. 36 pa lang naman ako eh. Di ba 35? Di ba 35 lang tayo? Kailangan siguro maging innovative tayo. Kasi syempre iba yung profession natin. Di ba? Kung nako ako na nagsasalita, di naman ako inintay. Totoo. Sabi ni ma'am, magbigay ka ma'am ng tip. Wala na ako doon sa mga kabataan natin. O sa mga kabataan po natin, instead na ginagamit natin sa mga ibang bagay yung mga pera natin, sa tingin ko, kailangan na natin i-invest as early as now. Pwede tayo mag-start sa small business. Sa mga kabataan na nandyan na wala pa masyadong ginagawa, pwede tayo mag-start na mag-design na ng mga gusto natin mga produkto para at least in the long run, magbo-boom na rin yung mga business natin. Yes. Siyempre, itong business ng INSPI Philippines, I'm sure marami itong natutulungan na mga kababayan natin na kumikita rin. May mga ganun ba kayong program? Yes, sir. Sa TikTok natin, meron tayong mga ganyan. Meron tayong mga tinatawag na affiliates. Sa affiliates. Yes po, na kumikita ng commission sa mga stores natin. So, start na po yan. Simula na nag-start yung TikTok, meron na tayong mga affiliates, especially po sa INSPI. Sa Mikana, Shigetsu, CleanFund, baka gusto nyo po, pwede po kayo mag-affiliate. Follow nyo lang po yung TikTok namin para ma-share nyo yung mga products namin. Hindi nyo kailangan bumili ng mga products namin para makabenta kayo. Kailangan nyo lang po i-share yung mga links at at the same time, pwede kayo mag-request ng sample sa amin. So, yung mga naghahanap guidelines, pwede kayo mag-affiliate sa amin. Sa mga nakakaalam sa TikTok, Aina, baka pa pwede pa natin siyang i-explain ng mas malinaw yung pagiging affiliates. Yung mga, may mga account sa TikTok. Kasi I'm sure, karamihan din sa iba, hindi pa maintindihan kung ano yung affiliate. Ginagawa. So, paano yung proseso. Paano nga ba? Sa affiliate, kung nangyari ako, meron po akong TikTok account, personal TikTok account ko. Mm-hmm. Tapos, kinuha ko po yung link galing sa store, sample, INSPI po na link ng item. Mm-hmm. Pwede ko po yung ilagay dun sa ipopost ko. Kunyari, sumayaw ako, hawak ko yung damit or suot ko yung damit ni INSPI. Mm-hmm. Tapos, titatag ko lang yung item dun sa pag-caption ko.
Tapos kapag bumili sila through that link po, magkakaroon po ng commission yung nag-post. Ako! Ang kadali, di ba? Katapos nito, magtitok tayo kami, Rususa. Susuot mo lang ng ESP. Oo. Parang magsa-sign up ka lang ng, sandali lang naman yan sa TikTok, di ba? Kahit hindi na po mag-sign up, Sir Chris, as long as meron ka ng TikTok account. Yun nga lang, sir, meron lang yata silang limit, kung di ako nagkakamera, na 1,000 follower dapat. At least, yes po, opo. Oh, so, kailangan naka hindi ano na pala ako pwede. Meron akong 3,000 pa na. Pwede. Susan, start na tayo ngayon. Mikana muna. Mikana. Yeah. Kailangan ma-model yung Mikana na yan. Yung mga may 1,000 followers na sa TikTok, gawin niyo yan. Oh, mag-follow na po sa ano, Filipino yes, Mirror TikTok ka, para makasali po kami dito. At saka ng kumita, di ba? Kumita ka na. Nag-enjoy ka na sa pag-TikTok mo. Kumikita ka pa. Tama. Nagme-message si Jasmine Anse Sebastian, I'm really inspired because of INSPI Philippines. Wow. Ayan. Ayan. Sebastian. Hashtag inspired. Ayan. Ako, ang daming ano, mga kaibigan niyo siguro itong nag-view, ano, diba? Lumilipad ang mga puso dito sa ano, diba? Lumilipad ang puso dito sa Facebook page po ng Philippine Mirror. Ito, si Nanay Raquel Ganarial. Meron po ako niyang Mikana earrings at necklace. Wow. Thank you, mother. Binan ko yan. Binan yan. Ano bang, nagkaroon ba muna siya ng Mikana earring? Nahilig sa mga siguro, nagkaroon muna yan. Nahilig yan sa mga ano eh, sa mga ganyan. At saka ito si, pinabati pala natin, si Miss Jenny Golesio from CDO with Mama Irene. Pakibati rin po. Hi po. Kumusta po kayo dyan? Mag-ingat po tayo lagi. Ayan, Miss Jenny. Be healthy, always. Ayan, yes. Sabi ni Diane Lindsay Chai, wow, ang bilis lang kikita po ako sa TikTok. Kaya go na, di ba? Go na, Miss Diane. Oh, 999 followers pa lang ako, isang follow na lang. Papaluin ka namin. Ayan, ako. Ito pa yung INSPI question. Yan, diba? Sige. Ano pa yung mga ano, yung mga kabataan? Kunyari, college lang siya or high school. Gusto yung product ninyo, ano ang gagawin nila? Para sa mga kabataan na gusto yung product namin, aside from available kami sa Shopee, Lazada, and TikTok na madalas na nilang ginagamit, sa Facebook din po makikita din po kami. And I think pinaka the best po na pwede nilang puntahan talaga is yung World Bazaar Festival po on December 10 to December 19. 10 to 9 p.m. po. Makakapagsukat na ng actual. Yes, makakapagsukat po kayo ng actual mga products. And makakapag-fit din ko. Yan, nandun din si Mikana and si Getsu. Pati si Clean Pant nandun din po. Ayan. So, putulin muna natin. Nakatayo na naman si Direk. Palay ang kaway sa akin. Palay ang kaway na maghahanap buhay na. So, maghahanap buhay po muli kami. Ayan. Nasabi po ni ano ni Miss Aina. Ni Miss Aina, mga dapat gawin. Maghahanap buhay po muna at magbabalik ang usapang payaman. Usapang payaman. Kasama sina Eunice Calma, Chris Galing, Susan Gambri Abdullahi at Filipino Mirror Negosyo Columnist. Ayan, at nagbabalik na po ang usapang payaman. Ika-apat na yugto na tayo para sa episode na to, di ba? Oo, ito so, na yung pinaka-exciting part. Oo, napakabilis ng oras, 2:47 na. Ako din akong papaligoy-ligoy pa. Ano yung mga strategy, mga gusto pang masustain ng INSPI Philippines? Sir Chris, regarding po dyan, since yung gusto po talaga namin is maging everyday go-to fashion brand ng mga tao, we keep on innovating po, and at the same time, mga launches namin, magkakaroon kami ng mga campaign, hindi na namin to gagawing small, gagawin na natin tong big, magiging maingay na tayo, mas maingay na tayo starting from 2023 po, and at the same time, kagaya po na itong mga ganitong programa, bibisitahin po namin kayo ng madalas. Yan! Wow! Ayan. Excited kami para dyan. At saka kanina na sa break, di ba? Bukas na bukas ang program. May good news sila. May good news ang mga oo. Magaganda. Parang sagot dun sa beautiful PM sa'yo kanina, di ba? Yes. Sagot na agad. Salamat sa kanya, yung nag-PM sa'yo, Camero Susan. Maraming salamat. Simula next Sunday. Ayan, i-announce mo na, Camero Susan. Simula po next, sa susunod na linggo, pinagbigyan po tayo na magkakaroon ng paraffle na mga produkto.
Nang Mikana, tsaka si Jesu. Nang Mikana, NSP, at na kung ano-ano pang dala nila. Abangan, abangan yan. Abangan nyo po yan. Abangan na lang po ninyo, mag-a-announce po kami sa ano. Umpisahan natin next week. Oh, yes, umpisahan po namin next week sa mga manonood, magla-like, mag-share ng aming programa. Pamaskong handog ng usapang payaman. At NSP Philippines. At dahil mapagsamantala akong tao, diba? Samantalahin mo na. Sasamantalahin ko na. Total, merong on-the-spot sponsor kami kaagad, diba? Oo. So, kailangan lang po, ang mechanics lang po para manalo po kayo, ay i-like nyo po ang Facebook pages ng DWIC 882 at, of course, Filipino Mirror, ang page Facebook page. Mm-hmm. At saka mag-subscribe na rin sila sa YouTube channel ng DWIZ. Kasama na rin siya yung TikTok. Yung accounts ng NSP Philippines. Mikana, yes, lahat oo. Na, yan. Si Getsu. So, yung TikTok, ng Instagram, ng Mikana, si Getsu, Filipino Mirror, DWIZ, mm-hmm, pati YouTube channel, kailangan nakalike kayo doon para manalo kayo ng Mikana tsaka ng ESP t-shirt, diba? Yes, yan. Yes, yan. I-announce natin yan sa ating mga social media channel pages. Sige. Diba hanggang ano tayo? Hanggang Africa? Paano kung mga taga-Africa na pwede naman natin i-ship. Mabayaran lang nila yung mga shipping fee. Ayan. Sige. So yun, diba? Dapat lang talaga nakalike sila doon, nakafollow sila doon sa lahat po ng account na binanggit. Para naman manalo, diba? Yes. So, yun. Magandang balita yan. O, diba? Ang bilis. Ang bilis ang kasagutan sa request ng ating viewers. Siyempre, yung mga consumer naman itong brands ninyo, yung mga future launches ninyo, ano yung mga dapat nilang asahan? Kasi siyempre, magtatanong, ano pa ba? Siyempre, bukod sa mga alam ko, mga trends ang gusto nyong ibigay dito sa amin, sa mga consumers, ano pa yung mga gusto naming na makuha sa NSP Philippines? Yes po, Sir Chris. Kung dati, ang paglo-launch lang namin is through social media, mga post lang po and mga TikTok po na mga postings lang din. Ngayon, magiging maingay na po kami. Magkakaroon kami ng mga big campaigns kung saan magkakaroon tayo ng mga get-together with the influencer. At the same time, gusto na namin ma-reach yung mga tao sa or yung mga consumers namin, hindi lang through social media, pero through engaging na mga events po. Mm-hmm. Mga fun events, mga for Mikana and Shigetsu, mga elegant. Pwede tayo magkaroon ng mga balls. Abangan nyo yun ng 2023 po. Bongga. Nice. Oo. Ayan. Sumasabay. Sumasabay. Pwedeng pumartner ang Filipino Mirror at usapang pwedeng, payaman dyan sa mga po talaga. Bongga lang sa 2023. Diba? Ang ganda ng rhyme. Yes. May rhyme pa yun. Ang ganda ng rhyme. So, napakinggan at napanood yun naman po. Ang INSPI talagang sumasabay po sa takbo ng panahon at sumusunod po sa panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na recovery. Yes, economic recovery. Yes po. Malaki ang naitutulong dito sa mga kababayan natin na kumikita. Nice kumita pa. Mm. Yung mga TikTokers na hindi nila namamalayan, kumikita sila. Nag-enjoy lang sila sa ginagawa nila. Kumikita pa sila. As affiliates, yes, di ba? Ayan, kami Rususan, manawagan na tayo sa mga sa Heels, pwede rin ba yan? Kami Rususan, manawagan na tayo sa mga mga TikTokers dyan. Oh. I-follow nyo po kami, isa na lang daw po ako. Yung merong mga 1,000 followers na pataas, umpisahan nyo na. Mag-affiliate, yes po. Mag-affiliate na kayo. Kailangan manawagan. Ako yung nagte-therapy sa tatay ko, nagti-TikTok yun, kung sumali ka na. para manalo. Ayan, naku, napakabilis naman ng oras, Camiro Chris, Camiro Susan. Ay. Alas 2:52 na. May tanong ako, may 3 minutes pa. Ito, tinanong ko rin ito sa gusto kong tanungin kay Miss Aina, kung how do you see INSP and your other brands in the future, like in 3 years or 2 years, ngayon na tayo sa social media, anong nakikita mo, nabivision mo sa loob ng 2 o 3 taon? I think po, in 2 to 3 years po, our company po
is really touching the lives of the other people po and inspiring them to do better, since our brand po is not focused only on selling but also in inspiring others. And hindi lang po kami basta brand na gusto lang magbenta. Gusto mm-hmm. po talaga namin na magkaroon kami ng may iwan na marka sa bawat mga tao po na bumibili sa amin. Kumbaga, ang binibenta po namin is not only the product but also the service and the story of our products po. Wow. Nice, di ba? Kalakpakan. Nice. Oo, di ba? Diba? So, ayan, ako. Camero, Chris, siguro yung ano nung imbitasyon ni Ma'am Aina dahil 2:53 na. Ang bilis ng oras sa kala natin. Aina, baka may nakalimutan pa tayo dito sa INSPI Philippines kung ano pa po yung pwede nyong i-share. Invite nyo po sila. Yes po, muli po i-invite ko po kayo na i-follow po yung mga social media namin. INSPI.ph for FB po, Mikana JP, Shigetsu JP, and we're available po sa World Bazaar Festival December 10 to December 19. 10 a.m. to 9 p.m. po. Booth 6121-2614, 6322-634. Pupunta po kami dyan. Yes po, lahat po kayo, ini-invite po namin kayo. Mm-hmm. Yes. Ayan, ako, maraming salamat so, po sa po. Sa pagpapa-unlock niyo po sa aming imbitasyon at kami po ay naka-exclusive sa inyo, 'di ba? Na mga questions, mga INSPI questions at na amin pong pinapasalamatan ng taus puso po 'yan. Mm-hmm. And of course, yung 'wag niyo pong kalimutan ng susunod ah. Ito ko rin nalaman na hindi ganoon kamahal. Hindi ko alam yung presyo nitong suot-suot ko. Feeling ko ang mahal. Pero dito ko lang nalaman na affordable pala ito. Local brand siya, di ba? Yes, local brand. Local brand. At saka yung manggagawa niya ay mga Pilipino din. Yes, ang mga designer ay Pilipino din. Inspired lang sa mga trends. Inspired lang, sa mga trends. Ayan, bigyan natin ng chance. No, itong mga fans ni Miss Aina. Ayan, sabi po ni Diana Linchay, puntahan ko kayo sa World Bazaar. Yes. At sabi ni Rose Ann Co, inspiring, exciting, kita-kit sa bazaar. Tapos sabi naman ni, hindi ko nababasa, parang Chinese character or Japanese character. Nice! Nakaka-inspire talaga si INSPI Philippines. And sabi naman ng ating kasama sa Filipino Mirror na si Kuya Dante Maglaki, Paule. Good afternoon, watching from San Mateo, Rizal. Ayan. Kala ko nasa Amerika siya ngayon. Akala si Commander Dante. Ayan, ako maraming salamat din sa ating nakaagapay. Nako, si Kuya Fred Balamalang, aming engineer tech. Kundi po dahil sa kanila, hindi niyo po kami mapapanood at mapapakinggan. Ayan, maraming salamat, Kuya Fred. Ang ating mga writer, Abby Malanday, Mace Aliño Dayundayon, Hannah Olidan, social media, Kim Gomez, Elaine Dimalanta, Joanna Luna, Angelo Baino, at ang ating communication assistant, Jessa Barameda, James Jesus. Ayan, siyempre ang ating station manager, Camero Chris. Yes, si Sandvik. Vic De Leon Lima. Ayan. Ganda hapon po, sir. Ang ating OIC GM, nanonood palagi. Ayan, ako. Si Sir Marvin Estigoy, ang promoter ng programang Usapang Payaman. Oo. Si Ma'am Jo, gano'n yun. Oo. Ang ating HR, si Miss Noel. Na nag-birthday kahapon. Si Julie din, di maano. Happy birthday. So, ayan, ako. Ang saya-saya pag talagang Usapang Payaman. Mm-hmm. Talagang masaya lagi. Lalo na next episodes natin. December na. Bukod sa December na, meron na tayo ipaparapol from INSPI Philippines. Yes, na mga products nila. Abangan nyo yan. Maraming salamat din nga pala kay Evelyn Garcia. Lagi raw siyang nanonood. No, isang linggo daw, hindi daw natin siya nabati. Ayan. Merry Christmas. Ate Evelyn Garcia. Ayan, dalawang beses ko nang binanggit. Saka sila Tita Rose. Tita Rose Lara. Ayan, ako. December 15, malapit na. At ang ating favorite na ase ng Office of the Press Secretary. Oo. Ase Joy. Sana makadaupang palad natin siya sa mga susunod na araw. Si Miss Joy, si Dayaw, yan. And of course, ang ating isang music. Camero Susan, nung isang ating favorite na music.
si Edgar de Villa. Ayan. Sana makadaupang palad ka po namin, Yusek. Oh, namimiss ka na namin. Alam mo na yun. Ayan ako, napakabilis ng oras. Sana ano, sa susunod na napakasaya ngayong araw na to. Napakayaman sa mga kwentuhan at mga impormasyon at nakaka-inspi. Oo. Diba? At isisingit ko na rin yung nagdala sa atin itong Inspi Philippines si Alan. May nabol lang na event ng SM. Ayan. Okay. Alan Balmaceda, we miss you so much. Buti na lang nagpakita after 7 years. Batiin natin si ano, Mr. Bruce Lim. Hindi, yan. Bruce Lim. Nanonood sa atin sa, at ano, nakikinig. Salamat sa usapang payaman. Oo, nung pinakilala siya kanina. Bruce Lee. Umabol ito muna pa. Si, ano, itong ay, si... Bruce Lim pala. May M sa dulo. Umabol pa si Star Capella. Ang sabi? Pati natin si Miss Mean po. Si Miss Charmaine. Charmaine. Ayan. Hi, Ma'am Telma Gokolea. Ang sarap ng kape. Napaka-supportive ni Miss Telma. Si Jing Chu, ayan, humahabol po, din po siya ng pagla-like. Yung pong mga nagla-like at saka ano, patuloy niyo po awesome ano. Mga awesome fan dyan, si Jing Chu from Philippine Star. From Philippine Star yan. Ah, so, kaibigan natin yan. Oo. Pati ho nung ano, ha, Facebook page ng ano, DWIC, wag lang po sa Filipino Mirror. Dapat ano po, ha, yes. Buy one, take one po kasi. DWIC 882 at ang Filipino Mirror. And of course, yung YouTube channel ng DWIC 882, dapat po mag-subscribe po kayo. Ayan, with that, 259 na. Maraming salamat po sa pakikinig at sa panonood. Ayan, i-follow lamang kami sa aming social media platform. Ako po si Eunice Calma. Ako naman si Chris Galit. Ako naman si Susan Cambry Abdullahi. Para sa ating payaman verse, mula sa mga taga-Colosas, 317. At anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Yun lamang po. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat. Susunod na programa po, Senior Citizens Forum with Dr. Rene Catan and Men Canlas. Huwag po kayong maglilipat ng talapitan dito lamang sa Himpilang May Todong Lakas, DWIC 882. Usapa, payaman, kasama sina Eunice Calma, Chris Galing, Susan Cambry Abdullahi at Filipino Mirror Negosyo Columnists.